nakikita natin na very progressive. Pag sinabing progressive, mga kapixie, may pagkilos. So, for some of you, you are working hard and parang working hard at saka yung parang tawag dito consistent yon, consistent sa pagkilos para ma-achieve nyo yung mga blessings, para ipagkaloob sa inyo yung mga blessings sa buhay nyo. Yung iba naman, blessed na kayo ngayon and gusto nyo na parang magpatuloy pa yung mga blessings na meron kayo sa buhay nyo, kaya hindi kayo nagiging complacent. Yung hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating full moon kapalaran para ngayong July to August 2023 para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung general reading ng mga Capixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng moon, ito na, at saka yung energy ng Capricorn. So, ito yung energy ng moon, mga kapixie. Tapos, ito yung energy ng Capricorn. Combination ng positive and negative energy, guys. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Yung full moon ngayong July, mga kapixie, ay sa July 3 or 4. Tapos, yung next na full moon naman ay sa August 1 or 2, mga kapixie. So, yung duration ng reading na to ay para dyan sa period na yan. And ang pangalan ng ating full moon ngayong July ay Buck Moon or Harvest Moon. So, ito ay sobrang positive, mga kapixie, no? Nakikita natin, unang-una may mga blessings and success, no? Na talagang nag-aantay sa inyo ngayong full moon season. So, nakikita natin na very progressive. Pag sinabing progressive, mga kapixie, may pagkilos. So, for some of you, you are working hard and parang working hard at saka yung parang tawag dito consistent yon, consistent sa pagkilos para ma-achieve nyo yung mga blessings, para ipagkaloob sa inyo yung mga blessings sa buhay nyo. Yung iba naman, blessed na kayo ngayon and gusto nyo na parang magpatuloy pa yung mga blessings na meron kayo sa buhay nyo, kaya hindi kayo nagiging complacent. Yung complacent is yung parang pagiging tamad, mga kapixie, or parang okay naman na ganyan, sa susunod na lang ulit, parang mga ganun yung ugali ng mga complacent na tao. Pero kayo, kumbaga, you like to keep the momentum going, no? Ibig sabihin, parang habang meron pa, habang may energy ka pa, habang may lakas ka pa, habang may pagkakataon pa, sinasamantala nyo yung mga pagkakataon na yon para kumilos ng kumilos and mag-accumulate yung mga blessings sa buhay nyo. So, napakagandang ugali or napakagandang energy para sa inyo. Meron tayong presence ng air sign dito, mga kapixie, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, nakikita natin na very harmonious yung relationship nyo pagdating sa workplace or sa trabaho, kung meron kayong mga trabaho, mga kapixie, or kung ano man yung source of income nyo. Let's say kayo ay negosyante and meron kayong mga empleyado, ganyan, or mga stakeholders, mga clients, maganda din yung relationship nyo sa kanila, mga kapixie. For some of you guys, I'm sensing na maaaring merong lalapit sa inyo, pero parang meron kayong trust issue with this person. So, okay lang naman na tumulong, mga kapixie. I'm sensing na baka nautangan na kayo nito before, tas parang hindi naman kayo nababayaran, tas maaaring bumalik ito and mangutang ulit, something like that, no? Pero parang yung iba sa inyo natutrauma na kayo kasi may history kayo with this person na hindi naman siya nagbabayad ng utang. So, okay lang yung pagbigyan paminsan-minsan, guys, diba? Pero pag alam nyo na feeling nyo inaabuso na kayo, dapat you also know when to say no para protektahan. Hindi yun sa nagdadamot kayo, but it's also a way of protecting yourself para hindi rin kayo maabuso ng ibang tao, mga kapixie. For some of you, very secure yung inyong finances, mga kapixie, pero maaaring magkaroon kayo ng konting challenges or pagsubok.
baka meron kayong mga kailangan na pagkagastusan, excuse me, na parang hindi inaasahan. So, mga unexpected na expenses. Let's say, for example, baka nasira yung bubong nyo, kailangan ipa-repair, or baka may magkasakit, kailangan bumili ng gamot. Yung mga unexpected na expenses na hindi nyo inaasahan. So, always make sure, parang kukurot kayo, no? Kukurot ng konti sa mga savings nyo, guys, no? So, make sure na always na maglaan kayo ng mga emergency funds para sa mga ganyang klaseng pagkakataon, meron talaga kayong madudukot, mga kapiksi. Alright? So, pagdating sa kaperahan nyo, mga kapiksi, ayan, no? Talagang nakikita natin na maganda. Maganda yung inyong energy. For some of you, mga kapiksi, no, parang merong sasama ang loob sa inyo, guys, no, dahil nga probably itong the same person na to na parang hindi nyo mabigyan ng tulong or hindi nyo ma-extend ng help, probably because of some disconnect na meron kayo, parang gap dahil nagkaroon kayo ng history again, before ng dahil sa pera. So hindi ko rin kayo masisi kung bakit nadadala na rin kayong magpahiram. Normal lang naman yun, guys, na especially kapag di kayo nababayaran. Pero siguro, explain nyo na lang ng maayos para hindi na madama yung relationship na kung wala, wala talaga. Alright? And for some of you naman, parang meron kayong ipapaubay ang opportunity. Ibig sabihin, parang may opportunity na dadating sa inyo pero parang hindi nyo siya susunggaban right now. Probably you don't feel ready. And that's fine. Okay lang yon. And pwedeng-pwede naman kayong bumawi sa mga susunod or hindi lang naman isang beses nagkakaroon ng mga opportunities. And you can always create a new opportunity in your life anytime that you want, mga kapiksi. Ang importante is kung ano yung, kung saan ka comfortable ngayon, what you love to do. Diba? So, okay lang yun. Ipagpatuloy nyo lang yan. Mga kapiksi, mayroon tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, mga kapiksi, feeling ko, pagdating sa relationship, no? Romantic relationship, ganyan. Baka nagtatampo sa'yo yung person mo kasi ang focus ng attention mo ay nasa kaperahan, nasa trabaho, na parang nababaliwala mo siya, hindi mo siya masyadong nabibigyan ng attention or panahon, or baka vice versa, baka ikaw yung hindi masyadong napapansin ng person mo dahil abala siya sa kanyang pagtatrabaho. So kailangan nyo lang mag-set ng expectation sa isa't isa para magkaintindihan, magkaunawaan kayo ng person mo. Okay? Alright, so yeah. So, yan yung mga energies nyo, mga kapiksi, para ngayong full moon season, July to August. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ngayon naman, tingnan natin yung mga additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gamay-gabay gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to, mga kapiksi, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers sa ating channel. So, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gustong umaman, umunlad, umasenso sa magana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general, mga kapiksi, kung gusto nyo umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, para sa inyo ang course na yan. And good news, mga kapiksi, kasi ngayong buong buwan ng June, from June 1 to June 30, mayroon tayong mid-year sale. Mayroon akong 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, mga kapiksi. So, kung gusto nyo mag-avail ng course, avail nyo na sa inyong oras, mga kapiksi. Samantalin yung sale, okay? And also, mayroon tayong email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng coaching session with me para matulungan ko kayo ma-push out sa 3D nyo yung mga bagay na minamanifest nyo. Alright? So, for prices and discounts, mag-send lang ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, saktong-sakto, guys, we have full moon in Capricorn para sa inyo talaga. The end of a tough cycle.
approaches. So, napakaganda ng message, guys, no? Kasi ibig sabihin ito, if you are experiencing mga pagsubok, challenges, problema, ganyan, suliranin sa buhay nyo, yung end ng cycle niyan is malapit na, approaching na. So, malapit na siyang matapos, mga kapiksiin. Ibig sabihin nun, magsisimula na yung panibagong cycle sa buhay nyo. So, release control and trust the universe. So, i-release nyo yung mga pagkocontrol sa mga 3D nyo, mga kapiksiin. Let the universe do their work for you. Just declare what you want. Declare your desires. Focus upon it and let the universe do their magic, do its magic para ipagkaloob sa'yo yung mga desires na nais mo sa buhay mo. Alright? For some of you, a professional project may be ending now. So, kung kayo ay mga pro, may mga projects kayo in place sa trabaho nyo, or personal projects, ganyan. Ibig sabihin, papatapos na. Kumbaga, nandun na kayo sa end. Final stage, ganyan. Final stage nung project and sooner or later, maari na siyang matapos, mga kapiksi. Admit if you have been overly hard-headed or hard-nosed. Aminin nyo kung masyadong matigas yung ulo nyo, mga kapiksi, because sometimes, no, especially Capricorn, diba may sungay, yung negative side nyo kasi or negative attitude nyo is yung pagiging stubborn or matigas ng ulo, mga kapiksi, sometimes na nagkukos ng toxicity sa buhay nyo. So, admit nyo yun and you have to, you know, medyo bawas-bawasan, mga kapiksi. Find a balance between your personal and private life. So, dapat balance lang, mga kapiksi. Wala. Pag trabaho, trabaho lang. Pag negosyo, negosyo lang. Huwag idama yung mga personal na buhay. Ganyan. And for some of you, it's time to stop fearing the worst. So, yung iba sa inyo, baka may mga takot kayo, doubts kayo na inaalagaan sa puso nyo, which is not helpful. So, you have to learn to let them go kasi sabi ko nga, fear, di ba? Yung favorite tagline natin or ko, dinadamay ko pa kayo, fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, yung fear, yung doubt, mind killer siya. Pinapatay niya yung mga pangarap niyo sa buhay, yung mga ambisyon niyo sa buhay. So, huwag niyong hayaan na mamatay yung mga ambisyon niyo sa buhay dahil lang sa mga takot-takot, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa inyong full moon episode ngayong July. Ito yung inyong love life kapalaran para ngayong July. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.